Good morning mga pangat. Yan, kagigis lang natin. Medyo wala pa tayong energy. Medyo ano pa tayo, losyang pa tayo. Wala pa tayong energy pero hindi dapat walang energy. Yeah. So yun po no, what's up sa inyo mga pangat at welcome back to our channel. Siyempre mga pangat, kung bago ka pa lang sa channel natin, don't forget to like, share, and subscribe. Yun, di ba? Dapat energy. At siyempre maganda umaga, tanghali, hapon, gabi, kung anong oras naman to na papanood sa buong mundo, shoutout sa inyo dyan, siyempre. Yan. Yung mga pangat, dito lang muna tayo sa kusina kasi hindi tayo pwede mag-ingay dun sa paligid dahil may mga tulog pa mga pangat. May pasok pa ng panghapon, may gigising mamaya ng alas 2, alas 4 ng hapon. So, sila dyan is panghapon lagi yan, kaya kailangan dito lang tayo mag-iingay. Tapos mamaya may gigising mamaya mga alas 12, papasok yan ng mga launa, ganun. So, dito lang tayo. Yan. What is the vlog for today? Yan, syempre mga pangat, nung nag-medical tayo, automatically expired na yung ating Emirates ID. So, yun nga pala, yung proseso ng Emirates ID, umabot siya ng almost 2 weeks o 15 days, parang ganun. Working days yun ha, 15 days working days. So, ngayon, kukunin natin, sasamahan niyo ako. Actually, mga pangat, may optional siya. Pwede mong ihatid dito sa bahay mo or pwede sa company niyo. Pero, siyempre, sa company ko na lang mga pangat, ipinahatid, no? Usually, ganun naman yung ginagawa ko sa company. Kaya, doon natin kukunin mga pangat. Dahil mga pangat, ngayon sa Adagio, medyo may kahigpitan na. Kasi mga pangat, dito mga pangat sa UAE, nagkakaroon na siya ng Emiratization. Kumbaga, parang pagkaya sa Saudi, di ba? Kinakailangan ng bawat company, may isang Emirates, so isang lokal na nagtatrabaho. So ngayon mga pangat, dahil may lokal na nagtatrabaho, bagong lokal, ang posisyon niya is Security Assistant Manager, nagkaroon na siya ng bagong rules. Lahat mga pangat ng papasok na empleyado, dapat isurrender ang Emirates ID sa security entrance. Yun. Kaya hinahanapan ako mga pangat ng, siyempre, bagong Emirates ID dahil expired na. So yun, kukunin nga natin ngayon, sasamahan niyo ako. Meron na palang ano to, meron battery. Yan. You know? 11:30 na ng umaga mga pangat. At today is Monday. So tinanghali tayo ng gising kasi late tayo nakatulog kagabi dahil day off natin ngayon. Siyempre nagka-ututang dila. Yan, kwentuhan kami nila prinsesa. So medyo late ako nagtulog. Siguro nakatulog ako mga 1 a.m. na. Actually, kanina pa ako gising sa kama pero gusto ko munang namnamin ang araw ng ating day off you. Siyempre, mga pangat pala, may nag-order sa atin nung mga nakarang buwan pa, no? Hindi ko na isasama sa mga video. Pero ngayon, mga pangat, hindi natin palampasin yan, mga pangat. Siyempre, bago tayo magpatuloy sa video na ito, eto muna yung clips. So, mga pangat, dito na mga pangat si Sir. Sir Detro. Yan, hello guys, shout out sa lahat ng kababayan natin sa UAE. Sa Pilipinas, sa Tagi, Baler. Yun. Kalugar ko siya mga pangat, pero siya sa Baler, ako naman sa Upper. Upper Pikutan din yun, no? Upper Pikutan din pala, pares lang pala. Pasensya na. Hindi na kasi ako taga doon eh. Matagal lang wala doon. Kaya limot ko lang yung lugar namin eh. Baka hindi na ako kilala mga kabataan doon eh. Shout out kay mama. Girlfriend. Girlfriend ko sa Pilipinas, LDR. LDR, wow! Faithful po siya, faithful. Talabot talaga, nagkakita lagi, no? So, siyempre mga pangat, sumuporta siya mga batang malupitan. Nag-avail siya ng ating t-shirt kaya. At siyempre, pawisan yung ating bumbunan, no? Ayan, no? Kita niyo ba? Pasensya na, sir, ha? Medyo pawisan tayo ngayon, eh. Yan, ito mga pangat. Yun, no? Tignan mo. Mag-send ako ng picture, sir. Oh, sige, tignan mo. Pag-aaral mo, akas na. Lag-lag lang. Shoutout mga pangat. Nasaan talaga siya? Yes, ha? May ligaw ako sa block. Yan, di ba? Goods, no? Salamat siya, ha? Shoutout mga pangat. Yo. Ganda ng t-shirt. Quality. Parang hindi na niniwala, ha? Okay ito. Ha? Okay. Cotton naman siya, cotton. Oo, cotton. Sana natuwa siya. Support. Okay. Sa bahay? Parang technician ka, sir, no? Oo. Ikaw ano ka rin, ha? IT. Wow, IT ka pala eh. Malupit. Sa JAPSA. Ayan, sa mga IT. Makakadampo tayo ng ganito. Hahaba yata yung natin. Last 8 na. Kunti lang.
kung paano siya nakapunta rito. Siyempre, ano siya, sponsored by mother, no? Mm. Yeah, sponsored siya ng nanay niya. Ngayon nag-apply siya dito. Ilang buwan kayo nakakakuha ng trabaho? 10 months ako bago nakakuha. 10 months, ganun siya katagal, yes. Nagtiyaga. 10 months, imagine, no, matagal. Pero kasi mayroon siyang mother dito na sumusuporta, kaya medyo nakatagal siya. So, ano yung mga requirements sa IT, sir? Diploma, tapos yung experience mo sa Pinas, yung mga COE. Yung COE, yung Certificate of Employment, tapos? Red Ribbon, kailangan din yung sir. Naka-red ribbon yung? Diploma. Diploma. Transcript of record. Transcript of record. 4 years yun, no? 4 years. Mga pangatang, siya nagpapatunay na pagka degree holder ka, kailangan na intitikate. Ayun, yung mga... Naka-verify lahat. Oo. Alam mo yung IT, medyo ano na yan eh. High level na yan eh. Yan, maraming salamat sir ha. Salamat sir. Sa support ha. Yan. Ang init, grabe no? Ayaw mo talaga uminom sir, kahit hindi, take out na lang natin. So yung mga pangat, may nagaya siyang malamig-malamig kami, pero wala na kasi akong time eh. Mainit talaga ngayon. Mainit, sobrang tinan yung mga pangat, pawis na ako. Humid, nagkataong humid pa, nung mga nakarang araw, hindi ganong humid eh. Yung nakarang ano pala, mga panahon, gabi, ganun. Ngayon, humid, sobra. Actually, nakita kita saan eh. Saan? Sa Alsef, naka-yellow ka. Nag-tutorial kayo. Alsef. Ay, ikaw ba yun, sir? Yes, ako yun. Ikaw yung nag-comment? Oo, ako yung nag-comment. Mas medyo naiya ako eh. Dapat hindi mo. Sir! Sala ka sa amin. Hindi, kasama rin kasi ako. Siya pala yung nag-comment mga pangat sa atin nung mga panahon na yun. Nag-comment siya na, sir, nakita ko kayo sa Alsef. Yun nga, yung nag-picture tayo. Salamat, sir, ha? Muna na ako, sir. Sige, sir. Sensya na, ha? Medyo nag-comment tayo, ha? Medyo ano sa ako, tapos eh. Ikaw, sir, ipasok ka. Bukas. Sige. Salamat, sir. Salamat. Bye-bye. Salamat sa support, ha? Yun mga pangat ha, let's go, papasok tayo. Kita ka na. Siyempre shoutout sa'yo sir, salamat sa suporta mo. Siyempre sa mga gusto pa mag-order ng ating team pangat shirt, available pa mga pangat. Marami pa tayong stock niyan. Kaya, pero unlimited lang yan mga pangat ha. Pag naubos yun, kung magpapagawa pa tayo, siyempre another design na yung mga pangat. So, kaya ngayon, uubusin natin yan. Malay mo, di ba? Pagdating ng panahon, nasa kamay niyo yung team pangat shirt, di natin masabi. Ang kalagayan ng panahon, magmahal yan, di ba? Huh? Vintage talaga. joke lang. So mga pat, almusal muna tayo. Siyempre ito. Galing ito mga pakat sa Tagig, mga pangat, Pateros yan. Siyempre, no? Diba? Kaya ito yung Dubai mga pangat. Para ka talaga lang sa Pilipinas mga pangat. Almost lahat ng produkto ng Pilipinas ay nandito ng mga pat siguro sa Dubai, no? Hindi kagaya nung nasa Japan ako mga pangat, uhaw ka dun sa Philippine product ng mga pangat. Pag may mga Philippine store na dumadaan, alala ko pa dati nung nasa Japan ako, no, may mga kabayan tayo na mga titinda through kanilang mga van. Yung pagbukas mo doon mga pangat sa van, punong-puno ng paninda yun, mga may balon, may kung ano-ano. So, bihira lang, no, inuutang namin yun. Ganun pa yung sitwasyon namin noon. Anyway, sarap lang balikan. So, ito, mag-almusal mo tayo. Pero mga pangat, green tea. Yan, magi-green tea tayo. At yun nga pala mga pangat, no, balik tayo doon sa Canada, no, mga pangat. Medyo dagdag ko lang mga pangat doon sa napag-usapan natin noong previous vlog. Nakakalungkot lang kasi nagkaroon ng mass deportation, no? Lalo na yung mga Indian, no? Now, there are a lot of worried and frustrated foreign workers here on the island. Many from India have rallied in cities such as Ontario, Manitoba, Prince Edward Island, and British Columbia. Protesters are demanding an extension of work permits, clear and consistent pathways to permanent residency, and an increase in slots for the provincial nominee program. Estudyante, no, mass deportation sila. Nakakalungkot, nakikita ko parang, sabi ko ang hirap. Talagang instop na mga pangat o binawasan yung pag-approve ng student permit. Oh, student visa. Changes today to the temporary foreign worker program, and with the changes that we already started in March that took place in May, we will have with today's changes about 65,000 fewer people participating in the temporary foreign worker program. Hindi na kasi na-expect mga pangat eh, yung pagdagsa ng mga tao, no? So, anong nangyari mga pangat, maraming nakapasok sa kanilang bansa dahil hindi naging handa yung bansang Canada para sa pagdagsa ng mga tao, no? Mula sa iba't ibang panig ng mundo, hindi sila handa doon sa mga tao or sa mga pabahay. Isa rin yun sa dinadayang nila na nagmahal mga pangat yung mga bahay doon, mga tirahan doon. Sobrang nagmahal kasi andun nga yung kapatid ko, no? Kaya medyo updated tayo bukod sa mga vlogger na parang natin. Siyempre si Utol din, in-update din tayo sa mga bagay na nangyayari ngayon sa Canada. Kasi nangarap nga tayo makarating to, no? I hope pumabor, no? Pumabor naman yung sitwasyon para sa atin. Kahit minsan lang. Pero hindi mo dapat hintayin na pumawar yung sitwasyon. Kailangan gumawa ka pa rin ng action. Kahit na papano.
Yun lang mga pangat, sige, tara. Let's go, samahan nyo na ako doon, punta na tayo. Eh mga pangat, oh, parang kailan lang no, nung nagbakasyon siya, dito na agad siya, di ba? 1 month vacation lang siya mga pangat, si Alvin to. Kaya may pupunta lang siya, bibili siya ng, ano, ng dokumento. Bibili siya ng, ano, ng password. May nagtanong pa sa kanya. Kami sa Avenue Landmark Hotel, ha? Ano, nakabili ka? Yeah. Yun. So yung mga pangat, siyempre galing siya ng bakasyon na hindi natin namamalaya, no? Hindi nalalama na malaki na utang ko. Sa bakasyon siya, kailan ka ng bakasyon? August. August mga pa. July 28. July 28 hanggang August katapusan. August ang katapusan. Wala siya sa Dubai ng mga panahon na yun. Dating dito, tambak ng utang. Problemado mga pangat. So, siyempre natatanda natin siya. Nagbakasyon siya eh. Kala nyo, madali dito. Pagdating Pilipinas, wala ka pera-pera. Mangungutang ka sigurado. Dahil ang lakas ng loob mo, dahil may trabaho ka pa ulit, babalingan. Asawa ng loob eh, no? Bibilihin, kamusta yung mga bilihin? Hindi ka makakapagtinola, mahal ng mga gulay. Luya, mahal ba luya? Luyang mahal. Oo. 16. Ano yan? Siliang. Okay, pwede ka na, bibili mo na siya. Pasok na naman. Pasok ng pasok yung mga bang sa mga tintahan. Pagka maghala ka dyan, bigla na mawawala yan eh. Pasok ng pasok. Narinig niyo ba yan? Makakakapirit tayo sa giling-giling na yan. Parang tayo na sa Pilipinas may giling-giling eh. No? Narinig niyo? Igiling-giling. Tapos makakapirit tayo patay. Isa mo, makakapirit na ako. Hindi ba yung mga tugtugin ko si mga pangat? Philippine Metro Manila Hypermarket. Yan. Kaya yung tulog niya pang ano rin, pang Pilipinas. Patay ka, pero tayo sasakyan kita. Bigla ka pumapasok eh. Tutik lang. Yung kalapati ko. Ayun oh. Oh, di ba? Yan, masipag yan. Talaga kalapati. Oh, talaga nahanap buhay sila, di ba? Sa mga bago na dito sa Dubai, no, na gusto pumunta ng mga ating company o mga ating opisina, dito kay mga pangababas at Mira City Center. No? Yan, no, na-content ko na ito na ako nakaraan. Sa akin ng elevator, lalabas kayo sa exit 1. Yan, exit 1, di ba? Teka lang, mainit. Mainit pa rin ha, mga pangat ha? Pero hindi nagaano, kaya lang balat natin. So yun, siyempre pag nakalabas kayo sa exit 1, makikita nyo mga pangat yung commercial bank. Yan. Tapos, dediretso lang kayo mga pangat. Nakikita nyo yung highway na yan, itong highway na to. Dediretso lang kayo doon. Sa dulo noon mga pangat, mayroon ulit na intersection dyan eh. Basta papakita ko sa inyo, lakad lang tayo. Actually, i-vlog ko itong lugar na to. Ito mga pangat, yan yung vlog na yan. Yan, dyan. Puntahan nyo yan mga pangat, makikita nyo dyan. Sa mga bago na gusto pumunta ng opisina natin, no? Nandito sa Dubai. Yan, bisitahan nyo yung content na yan, makikita nyo dyan mga pangat. At syempre dito, papakita ko sa inyo mga pangat, pero hindi na details. Mga ino ba mga pangat to? Mga ino ba? Yan o. Diba? Mga ino ba? Piyatawid ka agad siya tayo ng lahat ng driver eh. Mga ino ba? Diba? Makakasama natin. Isa na naman patunay ng mga pangat na ang city center, yan, is under by Innova yan. Yung engineering department, yan, diba? Mga Innova, makakasama natin yung mga pangat, pero hindi natin sila kilala. Ibang lahi yata yung mga yan. So, yun, diba? Kawawa naman mga pangat yung ina kayo. Yan, hindi siya makalipad. Nanaglag siguro sa pugad, kawawa naman. Oh, hindi naman. Hindi siya makalipad, mga pangat. Laglag siguro sa pugad dyan, dito sa mga dito. Bawa naman. Buti hindi na ganong mainit ang panahon. Pero makakasurvive pa rin yung mga pangat kasi wala namang mga predator dito eh. Maliban sa pusa, pero yung mga pusa dito mga pangat wala. Hindi basta-basta nakikialam ng mga ibon yun. Kasi busog sila lagi sa... Depende lang kung maglalaro sila. So yung mga pangat, dito tayo sa dulo. Yan, sa pinakadulo. Mayroon dyang stoplight, makikita, yan. Yan, yung stoplight na yan. Pag narating nyo na itong lugar na itong mga pangat, itong kantuhan na ito, mula doon sa kanya ng tinuro kong dire-diretso lang tayo, ito yung pinakahangganan niya. Ayan, nakikita nyo? Oh, highway na yun doon, highway na. Mula dyan sa highway na yan, so dito kayo mga pangat. Yan, di ba? Tapos, ano siya? Medic clinic, yan. Sa medic clinic mga pangat. Ayan. So, dito kayo papasok mga pangat. Oy, sir! Ah, oh, supervisor ha? See, you are supervisor na? No, see, man. He is supervisor right now. Wow! Quality!
You are like business team here. Head of, you know, head of Clementine. Ah, okay. You are not in the Pullman. No. You're in the office. Office building, Wharf Tower 1. Ah, Wharf Tower. Not here. Not here. I thought here, you are here. What were you doing there? Well, here. Yeah. That's in the office building. No, what you're doing in the office? Same AC, same office building, right? Who's promoting you? Engineer, one lady, Ruba. Ah, no, Filipina? No, she's Arabic. Arabic? Okay, okay, bye. See you, ah. Diba, mabangat. Alam na siya. Supervisor na. Experience. Do they break time, huh? Yeah, break time. What time? 2 o'clock? Break time pa sila, mga pangat. Washroom muna tayo, washroom muna tayo. Puro inoba rito mga pangat. Mga pangat. Yan ang mga ganda, no? Inobas. Mga Pinoy din, may mga Pinoy dito, mga kaulo dito, mga opisina. So yung mga pangat, nakuha natin siya. Yo, di ba? Nakuha natin yung ating Emirates New Emirates ID. Yan. Nakita niyo mga pangat yung nakaudot ang dealer din kanina. Ano yun? Makakasama natin yung mga pangat sa DIFC. Yan. Actually, dun sa site ng DIFC mga pangat, siyempre medyo pioneer tayo doon. Tapos dumating siya mga pangat. Mula sa India, no? Electrician din yun mga pangat. Alam ko, graduate siya ng, kumbaga may mga certificate sila, mga diploma yan mga pangat. Graduate siya ng mga engineer, ganun. So ngayon, supervisor na siya. Kung napanood niyan, yan yung video na yan. Yan. Nandito na naman to tayo. Ito naman yung pinaka-ayaw ko. Yung gumawa nito. Ito. Pero yun, samahan nyo. O guys, kahit na nakaka-boring. Umpisa natin. Ito yung mga kasama ko. Pinabati ko nga pala dyan ang mga taga-Pilipinas. Nasing sundar ko. Ano yung ibig sabihin sundar ko? Sundar means a beautiful. Yeah, beautiful? Yes. Beautiful lady? No, beautiful anybody. Any lady or if you want to say boy. Ah, it's same. Ah, okay, sundar ko. I'm also sundar ko, ah. Sundar ho. Sundar ho. Okay. Nakakantok. Nakakantok mo yung ginagawa ko. Okay natin magpagising. Ising. Ito kasi binigay sa akin. No choice, man. No choice. Wala, meron pa. Ayoko lang ganito, yung stagnant ka lang. Hindi makagalaw. Yung nakapu ko lang dito. Antok! Iba, tuloy. Yan. Yung mga work vlog natin, mga pat, kasama rin sa mga ilang taon din kami nagsama niyan, mga pat, sa DIFC, no? At ayon sa kanya, mga pangat, na-promote...